Magandang hapon po sa ating lahat. Brother Sunny po sa The Boys Vlog. At andito na naman po ako para magbigay sa inyo ng konting pahayag regarding po sa mga may sakit sa kidney o yung mga tips, no? Tips po to para sa mga to slow down or reverse kidney disease and improve your kidney function. Kasi po nangyari po sa akin to 2003 hanggang 2015, nilabanan ko po yan, na-reverse ko po. Hindi po ako na-dialysis. 15 years, no? Ah, 12 years. 12 years hindi ko po hindi ako na-dialysis, nilabanan ko po yan. At until now, no? Until now, hindi ko na kaya. Kaya, ng 2015 hanggang 2020, ako po yung na-dialysis na. So, ano po yung mga ginawa kong pakikipaglaban? So, ito po, bago po ang lahat, ako po magkakaroon ng disclaimer para po sa ating lahat. Hindi po ako doktor, hindi rin po ako expert. Ako po ay isang dialysis patient sa loob ng 5 taon. Pero nagkasakit po ako 2003, na dialysis lamang po ako nitong 2015 hanggang 2020 ngayon po, up to the present. So, ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ano yung mga ginawa ko, no? Experience ko po, kaya ko po ginawa itong mga video na to para matuto po tayo at matulungan ko naman po yung mga ibang magkakasakit o na may mga problema sa kidney, no? Ito po yung aking topic ngayon, tips to slow down or reverse kidney disease and improve your kidney function. Nagawa ko po to. Kaya alam ko kakayanin nyo para magawa nyo rin. Kung hanggang kailan, no? Hanggang kailan, hanggang kailan mapoprolong, no? Yung pagkakaroon mo ng kidney disease na wag mapunta sa dialysis. No? Yan po yung topic natin ngayon. Para hindi ka pag tinignan ng doktor, dialysis ka na agad. Hindi po, no? Hindi po, hindi po ganun, no? Kaya nga po, ito po yung mga nakita ko, no? Isa sa nakita ko. Kasi ako po nagre-research po ako, no? Nagre-research po ako sa aking mga doktor, doktor ko sa dietitian, sa nutritionist, sa mga kasamahan sa dinadialysis, nagtatanong-tanong kung ano po yung nararapat, ano po yung mga ginagawa nila para magkaroon po ako ng idea, maisulat ko po, no? So yan, ganyan po yung ginawa ko. So, meron po akong 15, 15 habits to slow down your kidney disease. Meron niya, 15, no? Makakuha ka ng 2, 3 rito, malaking bagay, di ba? So, unang-una po, no? Ito yung tandaan niyo po. Keep your blood sugar under control. Kung kayo po diabetic, no? Dahil may diabetes po kayo, At sa pagkakaroon po ng diabetes, ito po yung isa sa nakikitang problema na natutuloy sa pagda-dialysis ang may mga sakit sa kidney. Kalimitan po ng may mga sakit sa kidney, mga diabetic. So, kailangan po control, no? Kontrolin niyo po yung inyong diabetic. Kailangan po magpatingin kayo sa doktor at para ma-issuehan kayo ng tamang gamot, no, pang araw-araw ninyo, o yung tinatawag na maintenance, no, maintenance medicine, no. Number 2, blood pressure under control. Kapag po kayo magkasakit sa kidney, tataas po ang dugo nyo, eh, no, tataas ang high blood, no, magiging high blood kayo. So kailangan maintain niyo po yung high blood nyo. Anong dapat gawin? Papacheck up kayo sa doktor, hihingi kayo ng gamot sa high blood at bibigyan po kayo niya ng maintenance. Ako po, ang dami ko pong iniinom na maintenance tablet para po sa blood pressure dahil ang taas po lagi ng dugo ko. Ngayon po, medyo okay na, 120, 130, 125, 132, ganyan na po, hindi na po nataas kasi control o ng maintenance ko ng gamot. Okay? Tapos number 3 po, no? Lose weight if you are overweight. Kung kayo po sa tingin niyo ay overweight kayo, no, overweight kayo, sobra kayo sa timbang, mataba ka o alakas mong kumain, kailangan ngayon pa lang, umpisahan mo na. Dahil kung kailan mo pa malalaman yan, pag huli na, pag late na,
dinadialysis ka na, sinabi ng doktor, magpalagay ka na ng pistula. Mahirap po, no? Ako na paglabanan ko po 'yan. Bagamat ako po ay hindi dialysis, hindi po ako diabetic, pero napaglabanan ko po. Okay? Kaya niyo 'yan, kaya ko rin eh. Kaya ko eh, kaya niyo rin. Don't drink sodas. Nako, nung ako po'y panahon na lumalaban, talagang pinilit ko pong hindi uminom ng soft drinks. Kaya lang minsan talaga yung bad taste bud mo, talagang gustong-gusto mong tumikim eh. Natikim ako konting-konti lang. Huwag lang mahindihan yung paligid ng nguso ko, ng bibig ko, para lang ma-satisfied ako. Kasi pag hindi po natin binawasan ang pag-inom ng soft drinks, tandaan niyo po, mahirap po. Mahihirapan po kayo. So does that poison your body? Lot of sugar, caffeine. I know it's hard, but I know you can do it. Even though it is diet, it has also chemical. The best drink to drink is water. Yeah, kasi sabi pa nga po dito, kahit yan ay sinasabing diet, walang ganito yan, mababa ang glucose, mababa ang ganito, chemicals, kukunti lang. Meron pa rin po yan, hindi po pwedeng wala. Dahil yan po yung nagpapasarap ng taste ng bawat isa ng tao. No? Kaya don't drink sodas. No? Number five, avoid smoking or street drugs. Kasi tandaan niyo po, pag nagkasakit kayo sa kidney, kailangan po baguhin natin yung ating pamumuhay, baguhin natin yung ating pag-uugali, dahil para tumagal ang buhay natin. Pag hindi po kayo gumaya sa katulad ko na nagtiis, ba eh, mga kasama ko sa dialysis center, nawala na po lahat. Nagpaalam na. Iilan na lang kami. At buti na lang po ako ay nakapunta ng Amerika. Kung hindi, ako. Yung mga panahon na ako ay na-hospital lagi, every other week, nasa hospital ako. No? Kailangan po natin yan, ano? Avoid smoking or street drugs. Ito pa, balance your blood pH, no? Kasi po ang dugo ng isang medina dialysis, kailangan maintain po eh. Maintain, kasi pag sumobra yan, doon yan babanatan ng stroke. Pag kulang yan, babanatan ka rin ng stroke. Kaya tandaan niyo po, dapat po yung balance of your blood pressure, kasi ang sabi po dito sa blood test, no? 7.35 to 7.45 ang blood test dapat. Ganun ang level ng dugo mo. No? Iba po ito sa level ng blood pressure, ha? Sa level ng dugo ng katawan. Ha? The more you eat, the more damage your kidney, like protein. How much and how many? Talk to your dietitian or doctor. Katulad po ng mga red meat, balat ng manok, karni ng baboy. Pag po kayo stage 3 hanggang stage 5, hindi pa dinadialysis, kailangan maintain nyo ang kinakain nyo. Dahil pag hindi nyo maintain ang kinakain nyo, tandaan nyo po, dyan na. Yan na yung magiging simula ng inyong pagdadialysis. Okay? Sumunod po, eat less protein. Bawasan po natin ang pagkain ng protina. Ang ipalit po natin, protein ang galing sa vegetable at prutas. Delikado po kasi, mataas ang protein. Kasi po, ang kidney po natin is dalawa yan. 5 ounces ang isa. Kapag po ang kinakain natin ay masyadong marami o puro red meat, nagtatrabaho yan, dalawa. No? At sa pagtatrabaho niya, nahihirapan yan. Hindi niya nakakaya, inilalabas niya yung ibang protein. Kasi hindi na siya normal eh. May mga tama na siya eh. No? Kaya pag stage 3 ka na, stage 4, kailangan makapagpahinga yan. Dapat ang kakainin mo ay yung, di ba? Yung isa, alalay lang. Hindi yung panay, ala, pagkain dito ng red meat, ng baboy, baka, lo. Hirap na hirap yung kidney natin. No? Ito pa, eat less phosphorus. Pag sinabi natin phosphorus 'yon, ito'y makikita nyo sa label na kalagay doon, high phos.
Ano yung mga high post na yan? Ano yung halimbawa niyan? Ang isang halimbawa po niyan ay dairy products, margarine, butter. No? Yan po yung mga pinagbabawal sa atin. Hindi po sinasabing huwag kang kakain. Dahil hindi kailangan kasi ng katawan natin yan eh. Pero pag may sakit ka na sa kidney, kaunti-kaunti na lamang po. Portion control. Limit your food. Limit your phosphorus. No? Ang kasama ng phosphorus din na isa sa maatake din, limit your potassium. Ano yung mga halimbawa ng potassium? Avocado, tomato, saging, banana, kiwi, orange. Ako, wala ka ng kakainin. Hindi po. Hindi ko po naman po sinasabi, huwag kang kakain. Limit lang po. No? Kailangan limitasyon natin. Okay? Limit your shellfish. Pag sinabi shellfish, kasi nahirap, sabi ko nga sa inyo, di ba ang kidney natin dalawa? Pag kumain tayo ng medyo mataas sa protina, mataas ano, nagtatrabaho yan, dalawa. No, hayaan natin isa lang muna magtrabaho. Dahil pag trabaho ng trabaho yan, nagda-damage yan eh. Di ba? Ang kidney ko po kaya na-damage dahil sa mga kinakain, nalalanghap na mga chemical sa barko noon. Yan po, no? Pag sinabi nating limit shellfish, huwag muna po tayong kakain masyado. Unti-unti na lang, no? Skip canned foods. Pinatatanggal sa atin kung pwede nating palitan ng gulay. Mas maganda, puray gulay tayo habang tayo lumalaban. Tandaan nyo po, pag hindi kayo lumaban, ngayon pa lang, antindin yung pagbuelta sa inyo, dialysis na kayo. At bago ka makapag-adjust sa dialysis, 2 hanggang 3 taon. Dahil pag hindi mo na-maintain ang 2 taon, ang 3 taon, di ba? Ano yung mga canned foods? Katulad ng mga, siyempre, ikaw nasa stage 3 or stage 4. Ang hirap kasi nasa lalo na sa Pilipinas, ang hirap mag-maintain ng pagkain. Ano mga pagkain? Noodles, madaling bilhin eh. Hotdog, sausage, corned beef. Naku, nasabi ko po siya, mataas po ang ano niya. Ito pa isa. Avoid certain pain medicine. Hindi ko po sinasabing bawal uminom ng medicine, ng pain medicine. Kasi po, pagka prolong ang gamit mo niyan, masyadong mahaba. Pag sinabi ng doktor, kailangan mo ng pain medicine, 3 araw. 3 araw lang. Pag sinabi 4 na araw, 4 na araw lang. 7 araw, pinakamataas, 7 araw. Kasi pag dinagdagan niyo po ng araw yan, nare-retain yan sa kidney. At yan na nagsisimula. Naku, yan na nagsisimula para i-damage yung kidney niyo. No? Ito pa. Avoid diet. Dye. Alam niyo yung dye? Pag ikaw, halimbawa, e-x-rayin ka, no, titignan yung, kasi po ginawa sa akin yan eh. Pero mali po ako kasi hindi pa ako dinadialysis noon. Nagpa-ano na ako eh, nagpa-dye eh. Ngayon, pag dinay ka, lalagyan ka ng chemical sa, ano, sa kidney, yung buong katawan mo, dadaanan ng, ano, ng dye na kulay blue. Tapos i-check up yan sa makina, titignan kung saan may bara. Naku, delikado po yan. Ano po dapat gawin dyan? Halimbawa, hindi na maiwasan, kailangan mo na talagang magpaday. Ang sabi sa akin ng doktor, pag magpapaday ka, iinom ka muna ng maraming tubig, yung hanggat kaya mo. Pagkatapos mo magday, ipa-flush out uli yan eh, tatanggalin eh. Tsaka ka na maiinom ng maraming tubig na naman. Para ma-plus out. Ma-plus out. Sige, plus out. Take antioxidant. No, kailangan mo yan. Ano yung mga antioxidant? Tanong natin sa doktor. Kasi hindi po ako doktor eh. No? Sinasabi lang sa akin yan ng mga kasamahan ko. Huwag ka masyadong mag-iinom ng antioxidant. Kailangan mo pala ng antioxidant. Diba? Pareseta ka sa doktor. Bibigyan ka niyan. Take peace oil. Yan. Yan yung magaganda. Pwede mong inumin. Peace oil. Kasi yung galing yan sa isda, no? Iko-convert ng oil yan.
para makatulong sa puso mo. No? At ang sumunod, kapag ikaw ay nagkasakit na sa kidney, dapat yung maintain ng diet mo, no? Dapat nasa level na lang. Hindi ka na pwedeng, di ba? Hindi rin pwedeng, dapat level sa gitna. Okay? Ay, nako. Di ba? Kapag ikaw ay dinadialysis na, papipiliin ka ngayon muna. Halimbawa, papipiliin ka ng doktor. Nasa doktor ka, stage 3 ka lang o stage 4. Anong gusto mo? Mag-diet o mag-dialysis? Ikaw, pimili ka. Anong gusto mo? Mag-diet o mag-dialysis? Nasa pagkain lang po yan. Okay? Ito yung mga nire-recommenda, no? Ito yung nire-recommenda ng mga pagkain. Number 1, use organic food. Okay? Dapat marunong tayo, tinitignan natin organic food. Don't use red meat. Protein kasi yan, masyadong mataas ang protina niyan. All your kidney diet must be modified by your dietitian, your doctor, work with them. Yan. Kailangan meron kang kunaiban sa doktor at saka sa dietitian. Sila yung tutulong sa iyo para sa diet mo. Diba? At next, you need your balanced diet, your lab works, and lab tests. Kapag kakain ka sa labas, dapat alam mo yung lab test mo. Pag mataas ang potassium, huwag ka munang magkakain ng mga ma-potassium, patikim-tikim ka na lang. Protein, tikim-tikim na lang ng protein. Pero pag tingin mo na sa laboratory mo, normal naman pala ito eh. Pwede ka hanggang 3, 4, 5. Kasi normal eh. Kaya mas maganda, pagkakain kayo sa labas, alam mo yung laboratory exam mo, laboratory test. Diba? Dahil yan ang magsusubaybay sa'yo. Yan ang guidance mo. Guard, kumbaga sa doktor, guard mo yan. Okay? So, yan po natatapos yung ating panayam. At uulitin ko po, keep your blood sugar under control, your blood pressure under control. If you are obese, lose weight. Don't drink too much sodas, no? Avoid smoking and drinking wine or drugs, no? Street drugs. Balance your blood pH, no? Eat less protein, no? Huwag ka nang masyado magkakain ng mga maprotina, no? Kailangan vegetable protein, no? Tama. Eat less phosphorus and potassium, no? Tandaan niyo po 'yan, ano? Limit shellfish, no? Limit lang, no? Skip canned foods, skip na, wag nang kumahirap eh. Avoid certain pain reliever o pain medicine. Di ba? Pagka may sakit ka na, may pain medicine, dapat hindi ka na masyadong ano yan. Avoid diet, no? Kontra sa tsaka x-ray, sasabihin mo muna sa doktor, no? Pag ikaw i-diet test, no? Kailangan mo yung malaman ng doktor. Take antioxidant, no? Pa-reseta ka sa doktor at saka ng peace oil. Kailangan yan ng katawan natin may mga sakit eh. Higit sa lahat, eat kidney balanced diet. Oh, okay? Eat kidney balanced diet. So, yan. Diyan po nagtatapos. Maraming salamat po kung ako man po ay nakatulong sa inyo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa aking channel sa The Voice Vlog. Huwag po kayong mahiya. Magtanong sa akin. Pwede ka pong sagutin yan. Sa abot ng aking makakaya. Kung hindi ko naman po kaya, pwede nating itanong sa doktor eh. Diba? At ang isa pa po ay sana po ay i-share nyo naman to sa mga kakilala, kamag-anak, pinsan, ate, kuya, kung kasama nanay, tatay, o lola, lolo, na sa tingin nyo may nararamdaman, dapat ngayon pa lang
Alam niya na yung dapat gawin. Dahil pag hindi niya nalalaman ito, mas mahirap. Okay? So, dyan po, nagpapaalam po ako, Brother Sunny Centeno sa Devo's Vlog. Maraming maraming salamat po. God bless us all. Babu!